Sangkaterbang isda at naglalaki ang alimango ang nahuli ng mga Pinoy sa isang ilog. Ang masaganang huli na yan, saan kaya? Ating saksihan. Ayun lang, grabe, ang dami. Ang daming isda mga idol. Tila kumukulo ang tubig sa ilog na ito dahil sa dami ng gumagalaw na isda. Sangkaterba sila sa isang gilid ng ilog, kaya easy ang paglambat. Ayan, napakrabe, hindi sila takot sa tao. Tuwing humuhupa ang baha, may fish-tastic surprise pang nakasiksik sa mga damo. Idol! Ay, kakarpa! Grabe! Masagana ang huli tuwing nangingisda si Ran Olivares at kanyang mga kasama. Pero hindi yan sa Pilipinas, ha? Kundi sa Taiwan. Kami ay bilang isang factory worker or OFW dito sa Taiwan, gusto lang na po namin makapag ipon para makalibre ng ulam sa araw-araw ay ganito pong ginagawa namin. And wait, there's more. May hipon at alimango rin. Sinipit yung kawayan. Biyak talaga mga idol. Biyak yung kawayan. Biyak yung kawayan. Ipamimigay namin doon sa mga kasamahan namin sa dormitory, doon sa aming factory. Marami po kami doon, halos mga tag-isang daan katao. May mga ibang lahi, yung mga Indonesian at saka Vietnamese. Huli ka ngayon. Halos siyam na taon ng OFW si Ran. Dati siyang construction worker dito sa Pilipinas kung saan siya natutong mangisda kasama ang kanyang tatay. Kasi nung kami nangingisda na tatay ko doon sa amin, kahit man isa o ano, minsan zero pa. So nung dumating ako dito sa Taiwan, talagang takam na takam ako na gusto kong talagang ulamin itong mga isdang to. This is the most biggest crab! Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.